yan. At nagbabalik pong Political Watch dito, Jot. May wrap ngayon. Nandito na yung ating isang panawin. Pakilala mo na. Of course. So, we have with us this evening an advocacy officer of the Trade Union Congress of the Philippines. Siya rin po ang national spokesperson of TUCP. Walang iba kundi si Mr. Alan Tanjusay. Good evening. Welcome to Political Watch. Bago ko natanungin si Sir Alan, Tito Joe, may tatanong ako, sir, kasi gusto ko i-amplify. Kasi alam mo kasi it must always be a balancing act between yung right of the labor of workers at saka yung right of employers. Yes, hindi lang pwedeng lagi kang pro-labor, hindi lang pwedeng lagi kang pro-employer. But how do you strike a balance dun, sir? Especially yung discretion, yung right naman ng employer to choose their employees and the discretion to terminate the employment of the employees. Ang prerogative ng employer ay he has the prerogative to hire. Mm-hmm. But he cannot just fire because there is a security of tenure provision in the Constitution. Once na na-hire. You na. May hire, but you may only fire if there is a just cause or authorized cause. Like cessation of business operations due to losses. Ika nga, you cannot fire and forget. Kaya ang sabi nga ng Constitution, in a string of cases, yes, the employment of a citizen of this country or any other worker for that matter or expatriate is virtually property. Mm-mm. Because he cannot be deprived of such property unless there is a just or authorized cause. Mm. Anong panimula nito? Bakit nagkaganon ito na may security of tenure tayo? Once upon a time, before the declaration of martial law, meron tayong Misada law, termination pay law, whereby employers were authorized to hire and fire. If there is no just cause in firing, the employer may only pay separation pay. If there is a just cause, then he is exempted from payment of separation pay. Mm. But when martial law was declared, the president at the time issued a presidential decree whereby it says that before you terminate your worker, you have to get clearance from the Department of Labor. And you may be cleared only to terminate if there is a just or authorized cause. Ayun. Doon nagsimula. Bakit ginawa ni President Marcos yan noong araw? Kasi when he declared martial law, he deprived us of our civil liberties. Mm. Ay, ang greater number of our people ay mga manggagawa. Kaya while he deprived all of us of our civil liberty, wala na tayong freedom to assemble, freedom of speech, and so on and so forth. Inalagaan naman niya yung mga manggagawa. Sir, ito naman, mula sa hanay ng TUCP, meron ba kayong datos na kung saan malalaman natin, more or less, gano'n po ba kadami yung empleyado natin, yung mga Pilipinong, engaged dito sa tinatawag na endo? O yung palima-limang buwan po lamang? Yes. Ang kasalukuyang workforce po natin sa ngayon ay around 39 million. Yes, sir. 3 million yung mga unemployed, yung walang trabaho, 7 million yung mga underemployed. Base sa data ng gobyerno, meron tayong mga contractuals ngayon is around 25 million. Mm-hmm. Hindi sila regular at 6 months na kanilang kontrata. 5 months. Yes. Ibig sabihin, Alan, let me call you Alan, ito yung 25 million, labas-pasok ito, ika nga eh. May panahon na they are part of the, yes, they are employed, may panahon din na unemployed sila. Ang tawag natin sa kanila, ang tawag ng mga labor unions at ng bihasa sa pag-uunion, ang tawag dito ay vicious cycle. Mm-hmm. No? 5 months magtatrabaho, then walang kasiguruhan kung may employ sila, in fact. Ulit. But kung makakahanap na sila ulit ng trabaho, another 5 months. So, it's a vicious cycle. Pero sa Alan, hindi po ba parang dapat din natin sisihin yung Congressman Sir Alan, yung meron kasi mga agencies eh. At yung mga agencies na yan, yung kasi yung may mga kontrata sa mga employers. And therefore, ang may direct employer-employee relationship talaga is between the agency at yung mga empleyado. At yung makikipag-kontrata patungkol doon sa palima-limang buwan na yan. Yeah, hindi naman yung... Yun, George, ang kabo system. Yun ang kabo system. Mm-hmm. Yung agency ang kabo. Ang agency ang kabo. Mm-hmm. Kasi nakalagay din naman sa labor code, Article 106, no? Dinidefine dyan kung ano yung labor only contracting. Mm-hmm. At saka yung labor contracting. Ang labor contracting, yun ang legitimate. Legitimate. Kasi yung labor contractor, merong sufficient capital and equipment to carry out its business. Correct, yes sir. Such as janitorial, security, yun, mga legitimate yan. Mm-hmm. Pero yung labor only contracting,
anong klaseng equipment ang kailangan mo? Eh, ang gagawin mo lang naman eh, halika rito, ang ganda mo, patrabahoin kita sa mall. Anong equipment? Kundi yung ano lang, pansit-sit lang. Eh, pati uniforme eh. Sila pa magbabayad. Sila pa magbabayad. Yan ang mga labor-only contractor and na bawal. Which is therefore prohibited. Therefore, it is prohibited. Yes. At meron tayong pinakamalalang uri ng contractualization sa ngayon, hindi lamang sa sinasabi ni Congressman Señeres na kabo system. No? Mm-hmm. Ang panibagong eskema ngayon ng mga nagsasamantala sa ating mga kababayan, ito yung tinatawag na multipurpose cooperative. No? I-re-register nila na sila ay kooperatiba at sila yung nagsusupply ng mga tao sa mga kumpanya. At wala silang tax. No? Kasi nga kooperative sila. Kooperatiba sila. Pero labor-only contracting ang kanilang pinapairal. So bukod doon sa kabo system na sinasabi ni Congressman, meron din pong isang pamamaraan kung saan inaabuso karapatan natin mga magkakaroon. Ano ang ano? Laganap ito sa ngayon. Marami po ang mga nananamantala sa ating mga kababayan. Cooperative po, no? Pero yes, labor-only contractors. Mm-hmm. Ayun. Ano ang naging epekto ng contractualization sa labor unionism or mga labor unions? At saka bakit parang tumatahimik ang mga unions natin? At bakit mukhang apparently walang gaanong nagagawa ang ating mga labor unions? Meron naman. Mm-hmm. Ang consequence ng isyong contractualization ay unang-una, Congressman, alam ito ni Congressman, ay pinapatay nito ang pag-uunyon. No? Dinidiscourage ang pag-uunyon. At ikalawa, tinitingnan ito ng mga labor union sa isang tripartite approach. No? Nakikipag-dialogo ang mga union sa gobyerno upang bumalangkas ng mga polisiya para ma-address ang problemang ito. But for the meantime, lumalala yung mga ang pamumuhay ng ating mga manggagawa under contractualization. Conversely, ano, aside of course from the fact na siyempre mas malaki ang kita nila pag puro contractuals ang mga empleyado, no? Aside from that, pwede ba maari bang sabihin na yung mga dati bang ika nga naging uso ang mga strikes left and right, pwede rin ba sabihin na somehow ito ay isa rin sa mga rason kung bakit nagkaroon nga ng contractualization? Yung pagsa-strike. Hindi naman. Hindi naman. May mga ibang grievances naman. Yes, may mga mechanism to address this. But really, lumaganap talaga yung contractualization sa, ano, you know, yung pang-abuso talaga, no? To make a profit. Greed. In other words, greed. Yes. Pero, yes. Hindi ba, sir, ang contractualization at ang katotohanan lang naman, hindi lang naman sa private sector. Kahit sa gobyerno ngayon, ay malawakan ang contractualization. Casualization naman, mga casualty naman yun. Job orders. Nanalo si Mayor. Oo. So, hatak niya yung mga tumulong sa kanya sa campaign. Mm. Yung natalong Mayor, o alis kayo dyan, mga bata ng natalong Mayor, akin kayo. Weather. But again, that violates the security of tenure clause of the Constitution. Alisin na lang natin yung security of tenure clause na yun, kung di naman natin ino-observe. Mm-hmm. Kasi, yung mga casual na yan, kahit natalo yung nagpasok sa kanila ng mga mayor dapat, ay dyan pa rin sila. Kasi sabi nga ng Supreme Court, it is property. Your job is property. That is your only means of livelihood, your only means of survival in this cruel world. anong industriya malawakan sa pribadong sektor ang contractualization? Concentrated laganap yung contractualization sa services sector. Mm-hmm. Services sector. At, Meron din sa pangilan-ngilan sa mga manufacturing. Meron ang majority nito ay services sector. Pero hindi kaya dahil ang alam din ng employers, Congressman Sir Alan, na ito yung kalagayan eh. Sa sobrang lawak ng kahirapan, kagat sa patalim ang mga Pilipino, tatanggapin na lang, at tinatanggap din naman ng empleyado. So, hindi kaya ito ay isang produkto rin ng kulturang acceptance? Hindi, accepted hindi, ng society, hindi, accepted. Hindi ito produkto ng kultura. Mm-hmm. Kasi ang kultura ng Pilipino, maganda eh. Kanga-hanga, di ba? Yung bayanihan, yung delikadesa, na-iskandalo ka, nahuli ka na nagpayaman sa pwesto, dapat kung Pilipino kang tunay, mag-resign ka na. Mm-hmm. Hindi ito kultura. Ito ay dahil sa massive graft and corruption.
Kaya tayo ay merong, ang nasabi mo kanila, Alan, na 3 million lang ang jobless. Yun ang according to the Department of Labor. Yes, estimate po lang. Aaminin mo lang Department of Labor na 3 million lang ang jobless. Di siyempre, parang lumalabas na hindi sila, hindi wala sila nagawa. Oh, wala sila nagagawa kasi isa yan sa mga mandate nila eh. But according to the Social Weather Station, ang ating jobless ngayon ay 12 million na. 12 million. Eh, biro mo yan. Mm-hmm. Ang total population of a workforce of estimated 39 yung estimate, pero so, hindi nakabilang diyan yung OFW. Opo. Hindi daw kasama sa labor force yung OFW kasi labor force na yan ng ibang bansa. Eh baka naman sir, ito nga po ang aking pinupunto. From the point of view of the employers, ito ha. Pagka naman na nag-regularize kami, eh lalong hindi lang 12 million yan, mas lalawak pat lalaki. Kasi ang mangyayari, magre-regularize kami, so yung opportunities, mas liliit. Doon na lang kami magko-concentrate sa mga regular employees namin. Hindi na kami makakapag-offer ng trabaho doon sa iba. Kaya nga, two-pronged dapat ang approach dyan ng gobyerno. Mm-hmm. Ha? Eh pagbabawal na, pinagbabawal lang nga, i-implement na yung batas against contractualization. And on the other hand, reduce the incidence of massive rape and corruption in the country because of massive rape and corruption, money that is supposed to be injected into the spending stream of the economy by way of building infrastructure to create millions of jobs ay binubulsa, pinaplunder. Mm-hmm. Kaya di ba, meron na nga nakulong ng mga senador. Ngayon. Plunder yan eh. Pero hindi ba sinasama sa mga CBAs, sa mga collective bargaining agreements between employers at saka yung mga unions na merong certain percentage? Halimbawa lang, na talaga namang hindi maiiwasan, halimbawa sir, ha, violation of the law, yung contractualization, eh sana man lang sa CBA's agreement, maisama na sana certain percentage. Eh, irregularize nyo naman at certain percentage, lalo pat necessary yung trabaho, eh, yun, pwede siguro ma-consider na contractual. George, sa mga malalaking companies, ha? Mm-hmm. Tulad ng beer brewery, walang contractualization masyado yan dahil may union. Ayun. Dito sa mga malls, ang hirap pag-union dyan. Bakit? Pag sinulatan mo yung management, we would like to have a certification election. Ano ka masaya? Tanggal ka na bukas. Tanggal ka na after 5 months. Kaya walang nag-unionize dyan. Hindi makapag-organize. O, hindi makapag-organize. Ang mga empleyado. Natatakot ang mga manggagawa. Alan, are there still a lot of companies na hindi nagpa-practice ng contractualization? Big meron, companies at that. Meron. Meron tayong maraming mga kumpanya na may konsyensya, no? At they situate na hindi lang regular ang kanilang mga manggagawa, kundi above board ang sahod at mga benepisyo na tinatanggap ng kanyang manggagawa. Dahil nakikita nila na ang manggagawa na busog sa sahod, busog sa mga benepisyo, ay lalo nagiging produktibo. If we are going to compare, no, yung dami ng mga hindi nagpa-practice ng contractualization at yung sa service industry na nagpa-practice ng contractualization, ano ba yung ratio? Malaki. Sino mas marami? Yung dito yung may contractualization o yung wala? Mas marami yung mga contractuals. Pero ano yun eh, hindi yun ang pangalawa yun sa mga kumbaga kinukonsider namin importante. Ang pinaka-issue din ang contractualization, congressman, ay itong tinatawag na quality, yung productivity ng empleyado. Mm-hmm. For example, MRT. Contractuals ang mga yan, pero tingnan mo ang kalidad ng kanilang serbisyo. Ang kanilang serbisyo. No? So napakasama ng example pa lang yan, no? How about we can speak of so many companies na may mga contractuals at napakasama ng kanilang serbisyo. For example, yung mga airlines na noon ay may mga regular workers, may mga irregular employees, ginawa sila, nag-shift sila sa outsourcing at contractuals. So anong nangyari? Masama ang kanilang serbisyo. Pero hindi ba yung outsourcing, makabagong pamamaraan din yon? Makabagong illegal na paraan na in-affirm ng Department of Labor at ang Office of the President at pati ang Judikatura. Kaya yun ang sinasabi ko eh. We still are an oligarchy. Yun ang gusto ko itanong sa inyo, sir. A colony of the oligarchy. Yun ang gusto ko itanong sa inyo. Yung outsourcing? As far as the agencies of the government is concerned. Katulad na limbawa ng Department of Labor. Yung NLRC, ano yan eh, you have to make a decision kasi that's a case. Ano? Oh, yeah. Pero yung Department of Labor per se,
sa issue na ganito, responsive ba sila sa call of the time at saka yung pag-i-implement talaga to the fullest? Kasi wala mala ako nadidinig na may task force against contractualization dyan na na-create. And moreover, itong mga labor-only contracting, ay mukhang ginawa pa nilang qualified. You know why? Kasi nag-require ang Department of Labor na gawing 3 million ang kapital. Mm-hmm. Eh kahit na magagawin mo 10 million ang kapital dyan, eh kung ang test dyan, eh ang hinahire nila ba na tao, eh necessary and desirable trabaho. So kahit nagawin mong 10 million ang kapital ng isang labor-only contracting, eh, hindi na... Sino ang nagdi-desisyon ng desirability and necessariness of a particular job? Well, kanino yung diskresyon? Eventually, kapag nag-complain yung worker na tinanggal siya after 5 months, he should go to the NLRC. Yes, sir. And complain na, why was I removed? The provision of Article 280 is very clear. Mm-hmm. My job as sales girl or sales boy of this huge shopping mall was necessary and desirable to the business of this tycoon who is now in the list of the richest. Pero sa ilalaban pa niya yun, pero sa panahon yun, wala na siyang trabaho. Wala na. Wala na. Mm-hmm. Hindi pa rin. Wala na rin siyang trabaho dahil na-terminate na siya after 5 months. Eh. But umaasa siya na ma-rehire kaya hindi na rin siya nagko-complain. Yan isa sa mga dahilan kung bakit ilan sa mga kababayan natin ang lumalaban sa isyong ito. Dahil pag nag-file ka ng kaso sa NLRC, wala kang trabaho. Saan ka kukuha ng ipapakain mo sa pamilya mo? Ayun. Alan, ito yung mga yung ating mga call center agents. Mm-hmm. Ito ba largely mga contractual sila o mga regular ito ng mga empleyado? Karamihan po doon sa taas, yung mga high ranking, mga managers, karamihan ito ay mga regular. Pero yung mga nasa baba, yung workforce, yung rank and file, lahat ito ay mga contractual. Ibig sabihin, every how many months nire-renew sila? Is that it? Every 5 months? Yes, yes. Pero why is it na yung iba sa kanila tuloy-tuloy din? Tuloy-tuloy ang re-rehire. After 5 months, re-rehire. Uh-huh. So, every 5 months, re-rehire na re-rehire. Yes. Panibagong kontrata. Ano naman ang test? Ano ang negosyo mo, Mr. Employer? Call center. Call center. O di, kapag nag-hire ka ng isang empleyado na mag-call center employee, di necessary and desirable dyan sa business na niya. Obviously. Dapat regular na. At kalimitan, pinapipirma ng kontrata. Pinapapirma ng kontrata at walang naging implement because, and again, a lot of our fresh graduates, and there are tens of thousands of them are call center agents right now. Dahil yun lang ang pwede nilang pasukan. Doon lahat sila papunta. Yes, yes. Pati, bakit 10 million lang ating OFWs ngayon? Dahil merong offer na dollar ang salary. Mm-hmm. Bakit naman ako magpo 555 dito kung pwede ako mag-apply kahit na housemaid? Mm-hmm. At bibigyan ako ng $400 a month. Times 44. Oh, when in truth and impact, pagdating mo doon, ano magagawa mo kung sabihin ng employer, yes, you have contract, $400 a month, kaliwali, you follow me, I'm the master of the house, your salary is only $100. At maaaring ano abuso pa ang pag-aabot. Sigurado, abusong nangyayari yan. So yung nararanasang problem at paghihirap ay hindi lamang pala dito sa ating bansa, kung hindi kahit naman din doon sa pang pinapadala natin mga OFWs. But of course, yung Filipino diaspora, ha? Out of 10 million OFWs that we have right now, 4 million dyan ay mga female workers in the households. Mm-hmm. Kapag pinakawalan mo dyan yung mga kababayan nating Pilipina, kontrolado na yan ang master of the house. They become easy prey. Yes. Dapat itigil na yan. Mm-hmm. Ang sabi ng POA, okay, hindi ka man namin paalisin. Kung hindi wala assurance ang employer na foreign employer na $400, nobody's following that up. No police obeying that contract. As far as TUCP is concerned, how do you protect your members sa mga ganitong klaseng mga masasamang pulisiya katulad nga ng endo o contractualization? Meron kaming unang-una, pinapalakas namin yung yung aming organizing skills and abilities. May mga organizing kami. So, focus kami doon sa organizing. Ikalawa, we approach this issue through a policy approach. No? We participate with the tripartite. We dialogue with the government. We dialogue with the employers. So, tatlo kami umupo at pinag-uusapan namin ang problema ito.
At pero so far talagang siyempre kapag pagkatapos ng usapin at walang consensus, hindi magbabago ang pulisiya. So that's the burden of trade unions, that's the burden of advocates like Congressman Señeres. Which do you think should have more responsibility and the burden should be more, should be placed more sa employer and employee or sa government when it comes to this issue? Ang priority dapat ay ang gobyerno, dahil ikaw nga ang gobyerno dyan eh. Ikaw dapat ang masusunod, ikaw dapat ang magmamando, ikaw ang magmamanage, at ikaw ang boss dyan. Ayun. Between an employee and an employer. Kaya nga meron tayong gobyerno to govern. Ayun. Supposing, Congressman, supposing the Secretary of Labor now will enforce the law. Ngayon binanggit mo yung labor code. Hypothetical, yung, suppose. Hypothetical. Oh. And declares na dapat mawala na ang ano, mawala na ang contractualization. At yung Malacanang hindi siya pakikinig. And Malacanang will support her, for example. Oh, ha? Oh, oh. Ano ang dapat gawin niya? How will she go about it? Aside from just declaring it. He or she should send inspectors. Inspector. Maraming inspectors sa Department of Labor hanggang sa regional offices. Interview the employees of shopping malls. Hanggang kailan ba ang kontrata niya, ang employment niyo rito? Kasi regular kayo. Kahit wala kayo kontrata, hindi kayo mali-layoff. Kaya ang sasagutin dyan eh, 555 lang kami. Oh, violation, Mr. Shopping Mall. And pero, therefore, she can order the closure. No, not necessarily. Hindi naman ganun tayo. Kasi alam mo, mediation. Yung mga process din. Mediation, okay. Mediation, conciliation. Dadaan mo na dyan. Dadaan mo na dyan. Kapag hindi pumayag pa rin ang management, eh orderan na yan. Make your people regular, invoking Article 280. Ayun. Eh, huwag naman natin silang i-closure kasi alam mo, if we consider for instance, the OFWs as heroes of the Republic because of their major contribution to the economy, we should also treat employers in this country as heroes because they are the captains of industry. But, sirs, obey the law. Ayun na sa and the Constitution. Sir, and the Constitution. Incidentally, ako hawak mo yan. Meron ka kasing nilaunch. Meron ka kasing nilaunch sa congressman na tinatawag mong Rose Movement. Yes. Eh, paki-explain nyo sa amin para naman naiintindihan namin itong Rose Movement. Itong Rose Movement, may Rose eh. This is an acronym for Respect Our Security of Employment. Kaya Rose. At ang emblem nito ay rosas. At ang hangarin ng rosas na ito ay yung putulin. Unshackle the chain of exploitation and oppression and abuses committed by so many unscrupulous employers in this country. Hindi ito yung unionization kasi baka matanggal kayo eh. But kapag united tayo, in union there is strength. Ayun. Ano yung sinabi nga pala ni Albert Einstein? Uh-huh. Ang sabi ni Albert Einstein, anong sabi the niya? World will not be destroyed by people who do evil, but by those who do nothing and just watch. Ayan. Then, sir, meron lang po tayong comments. Ganito po ang sabi ni Melly Rubio. Sabi niya, ganito ang end work. Kayod kalabaw, bawas tax, bawas uniform, bawas pag-absent, at bawas paporsyento ng agency. Bring home pay, barya plus sakit ng ulo. Yung mayaman employers, exploited ang workers. Well said. Tito Joe, meron pa? From Dennis Reyes, good PM, good evening. May kasama ako sa work, 20 years na kami sa company. Ako, regular kasama ko, agency pa rin. Pwede po ba siyang magreklamo sa Labor Department para mag-regular siya? Salamat po, supermarket kami nag-work. Pareha sila, sabay eh. Pwede, pero baka tanggalin kayo ng employer, hindi na kayo ma-rehire. Yung isa. Yung regular, okay lang. Pero baka hanapan ng ano. So, kinakailan sumama sila sa Rose Movement? Kailan? Tama yon. Kasi pag nalaman lang ng mga unscrupulous employers dito na nagkaisa na pala 50 million labor force, eh mag-isip-isip siya. That's pero a lot of people. Pero peaceful itong movement na ito. Kasi ang gagawin lang naman namin, kaya ang emblem, rosas eh. Kasi pupunta lang namin, halimbawa si, kung ito, si Mr. Shopping Mall. Ha? Mr. Shopping Mall, inaalay namin itong rosas na ito. Please make your people regular because it is according to the law. Please stop violating the law. Ibig sabihin, mag-aalay pa kayo ng rosas. Mag-aalay kami ng rosas. Hindi confrontational. Kung hindi nila tatanggapin ng rosas, ilalagay namin dyan sa mga, yung may mga malalaking globe dyan, baka matatabunan ng rosas yan. Sir, alam, bilang panghuli nyo pong pananalita, ano,
Yung issue na ito ng endo contractualization, nakikita niyo ba na ito bandang huli rin magtatapos ito o mas lala, mas magiging malala pa sa mga darating na panahon, or there will really come a time that it will have to end, and kung ito matatapos, eh baka naman po mas lalo mawala ng matrabaho ang ating sambayan ng Pilipino. Yeah. Sinusukat natin yung sagot na yan sa behavior ng ating gobyerno. Behavior sa kanilang mga body languages, kung sila ba ay magpapadaig sa what they call this liberal market economy. So no, tinitingnan at inobserbahan natin ang behavior ng gobyerno. Mm-hmm. Pero sa ngayon, as we speak, masasabi natin na talagang may killing sila. Mm-hmm. May killing sila para protektahan yung mga kapitalista. Speaking of killing, sir, at parang pang panghuli nyo rin pong killing the goose that lays the golden egg. Ayan, pero bilang panghuli nyo pong pananalita, doon sa nalalunch nyo movement na yan at saka yung mga sinasabi nyo, talagang yan naman po yung nasa batas at parang ginigisi lang natin ang sambayanan. Eh, hindi po ba kakalabanin natin ang mga higante, mga dambuhala? Eh, baka po sa bandang huli. Hindi naman kasi ang gagawin lang naman nila dapat ay to obey the law, respect the rule of labor law. Gawin lang nilang regular, hindi naman sila magkakandalugi kung gawin nilang regular eh. Medyo mabawasan lang ng kaperanggot yung kikitain nila, baka hindi na sila malagay sa world's list of the richest, no? But on the other hand, I think nasa kamay. Sana nanonood si Pangulo. Nasa kamay ng Pangulo ito eh. Kapag si Pangulo ay talagang serious na tuldukan niya ang korupsyon sa bansa, there will be more jobs. And on the other hand, kung siya ay bubulong kay Mr. Shopping Mall, Mr. Chain of Restaurant Owner, uy, tama na yung mga contractualization niya, labag sa batas yan. Di gaganda. Magkakaroon ng jobs dahil walang korupsyon. Magkakaroon ng regular jobs dahil wala ng contractualization. Yan lang naman, nasa ibig kamay. Sabihin, nasa kamay naman, ng Pangulo ito. Ibig sabihin, pwede naman idaan sa pakiusap. Daan sa pakiusap. Merong usapin sa Kongreso at sa Senado, yung tinatawag na Security of Tenure Bill. No? Security. Security of Tenure Bill. Dito ay nag-concede na yung mga union. No? Dito, pinapanukala namin sa Security of Tenure Bill na to na sa bawat 100 ng mga empleyado, dapat pinapakiusap namin sa mga employer na at least 20% doon ang gawing contractual. Sir Alan, Congressman, tayo po nasa huling yugto na konting panahon na lang. Kami po kasi dito sa Political Watch, may sinimulang kaming programa. Gusto namin malaman ang opinion na hindi lamang ng mga matatalinong panauhin namin, kundi ating ordinary mamamayan. Gusto namin malaman ano ang katangian ng Pangulo na inyong ihahalal para sa 2016. Walang pangalan kung hindi ipagpatuloy niyo lang yung aking salita. Ang Pangulo ko ay, Sir Alan? Katangian. Ang aking tinitingnan na aking Pangulo ay may political will. Yun ang sinasabi. Congressman. Yung hindi beholden sa mga malalaking kapitalista. Ayan. At yung hindi naniniwala sa contractualization. Ayan. Yun ang gusto kong Pangulo. Yan. Nako. Ayan, maraming salamat po muli kay Congressman Ambassador Roy Señeres and Sister Alan Tanjusay. And of course, I would like to greet one of our regular viewers, businessman Jose Jo Tugas and family of Puerto Princesa and Quezon City. At sa mga poll watchers ng bayan, naway marami kayong napulot na kaalaman sa programa ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga impormasyon nasa inyo. Ang desisyon at ang pagbuo ng opinion. At pinapasalamatan din natin ang ating panuhin sa ating studio si Sir Ed Morales and of course si Commissioner Dumarpa ng Lanao del Sur sa pagpunta nila dito. At hanggang sa susunod na Webes, ay muli nyo kaming samahan sa paglilinaw ng mga usaping may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ating pong tatandaan na sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos.